Kailangan nga ba nating uminom ng mainit na tubig kapag nag-acid reflux tayo? Kung naalala nyo mga kaibigan, mga idol, nung una kung inabot nyo mga lolo at lola natin, yun yung practice na ginagawa nila. Ako, nung bata ako, naalala ko lang, kapag laki kasi ako sa lola din eh, although magkatabi yung bahay ng namin, doon sa bahay ng lolo ko, tsaka ng lola ko, doon ako, makalolo, makalola ako, lalo na doon sa lolo ko, laging kasama niya ako, at mahilig ako na magpakwento, kaya ganun. Gusto ko yung mga kwento ng mga nakaraang panahon, ng panahon nila. Yan. Yung pagka nakakaranas ako ng pangangasim ng sikmura o yung pagduduwal, lalo sa umaga, pagising sa umaga, bata pa lang ako, naalala ko, may ganun ng condition ako eh. Hindi ko alam kung ang dahilan. Diba, nakwento ko naman yung bata pa lang ako, matindi na yung sakit na pinagdaanan ko. At sinasabi ko nga sa inyo, sa mga vlog na ginagawa ko, na baka doon ko nakuha yung sakit na meron ako. Dahil sa mga chemical na gamot na mga binigay sa akin. Ano? At yun na nga, ang ginagawa sa atin, o ginagawa sa akin ng mga lolo at lola ko, tsaka nanay ko, pinapainom ako ng maligam-gam na tubig o yung mainit na tubig. Yung hihipan mo yung parang tubig ng kape. Ano? Tapos, ayun, so far, so good. May pagbabagong nagaganap. At makakatulog ako. Ano, kapag sa gabi ito nangyari, makakatulog ako. Pero naalala ko din na minsan dinadaya ako. Palibasa, bata ako, yung tubig wala namang kalasa-lasa tapos mainit. Ginagawa ko, kunyari iniinom ko lang. Ano, ihipan, lalapat sa labi. Ano, ganun yung ginagawa ko dati. Tapos, ganun din, nawawala din. Parang gumagaling din ako kahit hindi ko nainom yung tubig. Ano, hindi man lumapat sa sikmura ko yung tubig, pero parang gumagaling din. Ano, may time na yung mainit na tubig na lalagay sa bote, tapos babalutin ng towel, ilalagay sa sikmura mo, paikot sa tiyan, ano, may time na nakakagaling siya. May time talaga siya nakakagaling. At may time na hindi naman nawawala yung ano kahit na nakailang bote ka na nung mainit na tubig, pero walang pagbabago, hindi nawawala. Inaalala ko yung mga bagay na yan dahil sa pagkukwentuhan natin. Ano? Dahil sa pagkukwentuhan natin at pag-uusapan natin. At samahan nyo ako. At samahan nyo akong tapusin ang kwentuhan tungkol dito. Kung ano yung obserbahan ko at ito yung tip na ibibigay ko sa inyo. Hi po, hi! Hello! Hello! Welcome back sa aming channel, Arb Story TV. Mga idol, magandang gabi at muli ako si Kuya Arvin dito sa Arb Story TV, maghahatid ng panibagong kwento. Kwento ng aking karanasan mula sa pagkabata hanggang sa ngayon. Ano, tungkol sa sakit na meron tayo na nag-umpisa at lahat naman ng tao nakakaranas ng ganito. Yung pagsakit ng sikmura o pangangasim ng sikmura o yung pagduduwal. Ano, at lalo na sa umaga o madaling araw. May mga panahon na naalala ko, buhay pa mga lolo at lola ko noon, ang mga practice na ginagawa sa atin ng ating mga matatanda, ano, kung tawagin natin yung mga matatanda natin, yung lolo at lola natin, lalo pa nung panahon ng mga kaedad ko, ano, yung mga kaedad ko dyan,
45 years old ako, yung mga lolo't lola natin talaga namang galing sila sa panahon ng mga lalo dito sa probinsya. Panahon ng wala pang masyadong doktor, wala masyadong hospital. At ang kalimitang mga practice na gamot ay yung mga traditional medicine. Ano, uso pa yung mga hilot na at saka yung mga ano, mga doctor to the barrio, yung mga doctor kwak-kwak natin diyan na tinatawag yung mga albularyo na pinupuntahan natin diyan. Ang kinagisnang kong practice kapag masakit ang sikmura, lalo na sa umaga pag gumising ka, papasok ka sa eskwela, sisikmurain ka, maduduwal ka, minsan may lumalabas na fluid na maasim, at nahihilo tayo sa pakiramdam na to. At ang bibigay sa atin ng mga lolo't lola natin, tsaka ng mga nanay natin, ay yung ligamgam na tubig o yung tubig na kasing init ng pangkape na hihipa natin. Yan. Mga idol, malawak ang karanasan ko sa ganitong bagay. At siguro nakaka-relate dito yung mga taga-probinsya na nakaranas ng ganito. Marami tayo mga taga-probinsya na nakaranas ng ganitong sitwasyon ng pagpapagaling kapag sinisikmura tayo. At yan yung traditional na kinagisnan natin sa mga lolo at lola natin at namana ng mga nanay natin, mga inas at mga mami natin, yan, inay natin. At kahit ako, mahaba yung karanasan ko dyan. Tulad yan ang sinabi ko sa intro na may mga time na gumagaling tayo sa ganyang pamamaraan. Isama na natin dito yung pag-iinit natin ng sikmura, yung tubig na ma-init sa takore, ipsasalin sa bote, empty bottle na bubog, yung may mga tansan, yung may mga ano, yung may mga trade ano, yung na isasara. Yan, tapos babalutin siya ng ano, babalutin siya ng towel, ano. Tapos ilalagay siya sa tiyan. Ano, ilalagay siya sa tiyan, ihigap natin sa tiyan kung saan naandun yun. Nakakaano siya, nakaka-revive, nakakatulong para mawala, maibsan yung sakit na nararamdaman natin. At saka, may mga langis na linalagay sa atin, yung mga ninuno natin, yung mga matatanda natin, yung mga maiinit na langis na nakakatulong talaga sa atin. Yun nga lang, may time talaga na kahit ganun yung gawin sa atin, hindi nawawala yung sakit. Ano, hindi nawawala yung sakit. Tapos minsan, natatandaan ko, anong, yung mainit na ano, yung mga dahon iinitin, may tubang, tanda ko nun, may inaano nun, yung tubang bakod, iinitin siya. Ito yung mga traditional na ginagawa sa atin na ano, na katulad ng ano, ng pag-inom ng init na tubig din, kasama na sa pag-inom ng mainit na tubig, iinitin siya sa ano, sa apoy, ano, sa baga, tapos papahidan siya ng oil, itatapal do sa tiyan natin. Ano, ang mangyayari diyan, makakaramdam ka diyan ng pag-utot, ano. Pero may time din talaga na hindi nawawala. Ano, hindi nawawala. May naranasan din ako na, alam niyo yung mam-in? Yung mam-in na halaman. Kapareha siya nung, kung doon sa mga taga-buka dito, taga-probinsya dito, yung litlit, katulad din siya ng litlit. Ang katulad niya, yung dahon ng paminta. Ano, pero siguro magkakapamilya yun. Halos magkakaparehas ang tsura ng dahon niyan. Isang uri siya ng bagay na kalimitan nakikita sa mga paligid lang natin. I remember, yung mam-in doon sa mga taga-probinsya pa rin dito, ginagamit yan sa pagnganganga. Ano, yan yung dahon na green na sinasama kapag nagnganganga. Ano, yung mga nagnganganga na dito sa amin, sa mga katutubo dito, nasa tradition pa rin nila yun.
Yun, papa ano sa yun? Papa pipiraso noon, tapos papa kagat-kagat sa iyo. At isa yun sa nakaka-revive ng sakit ng sikmura. Ngayon kasi wala nang ganoon eh, kaya ako naghahanap din ako ngayon eh kung saan meron noon. Kasi natatandaan ko talaga malaki yung ano, malaki yung ito, tip ko lang para sa inyo. Alam niyo naman ang Arb Story TV, ang kuya, ang si Kuya Arvin, ang channel na to, hindi ako naggagamot, hindi ako nagtuturo sa inyo. Nag-share ako ng karanasan ko. Na yung karanasan ko ngayon, maaring gawin nyo din. Maaring maging practice nyo din. Dahil syempre, yung karanasan na yun, na kinukwento ko, nakasurvive ako dun. Syempre, sa 30 years, ano, sa 30 taon, nakasurvive ako dun. Nag-start ako ng 1990, 1992, yan. 1990, sumasakit na sikmura ako nun, pero hindi ko pa alam na may acid reflux ako, tulad ng mga kwento ko sa inyo. At nalaman ko lang 1992. Ay school ako niyan, at before pa mangyari sa akin niyan, elementary ako, nakakaranas ako ng mga bagay na ganyan. And hindi naman grabe, hindi naman katulad noong 1990 na talagang pinahirapan na ako. Siguro nga, dahil doon sa naging sakit ko, kasi hindi pa ako pumapasok noon, 6 years old ako, natatandaan ko, nagkasakot ako sa kidney, infection sa kidney, at nadala ako sa, ano, sa grade, ano, at ako nung 5 years old, at ako nun, hanggang 7 years old, nadala ako sa Banawi, sa, ano, sa Quezon City, Children's Hospital, at halos nakadalawang taon ako doon na pabalik-balik, dahil nga sa kidney. At yun yung isa sa naiisip kong dahilan kung bakit maaga ako nagkaroon ng sakit na acid. Dahil sa mga gamot siguro na naibigay sa akin. Yan. Yun nga, binibigyan ako ng tubig, yung kung ano-ano mga traditional medicine, at gumagaling, merong hindi gumagaling. Pag hindi gumaling, bibigyan ako ng ano nga, nung mamiin. At yun yung kakainin ko, yung katas nun, lulunukin ko. At doon sa may mga may ganun, baka meron pa sa inyong ganun, mamin. Nakasurvive din ako dyan nung aking bata. At hanggang ngayon, naghahanap ako nyan. Wala akong makita. May nakikita ako dito, lit at ang tawag doon. Yung mga mangyan kasi, salip naman inyong ginagamit sa nganga, yun na rin. Halos kaparehas din daw yung lasa. Kaso, may pagkakaiba talaga, may pagkakaiba pa rin. Ano, ako hanggang ngayon, baka dito, baka may nanonood na taga Mindoro, taga Calapan, o saan man sa Mindoro, baka pwedeng makahingi ng mam-in sa inyo kung meron pa sa inyong tunay na mam-in. Ano, yan. Sana mabigyan niyo ako kung meron dito nanonood, ano, mga kababayan ko dito sa probinsya namin sa Mindoro. O, baka may magpapa-shipment sa akin dito na mamin. Yan. Malaking bagay yun. Magandang na itutulong nun sa akin. Tapos yun nga, ang topic natin, yung pag-inom ng tubig na mainit, kailangan ba talagang uminom tayo ng tubig na mainit? Ano? Kasi nga, doon sa karanasan ko, nagbigay ako ng mga paunang salita tungkol sa mga karanasan ko nung una hanggang sa ngayon. Kung napansin nyo, yung sinabit binanggit ko sa inyo na gumagaling ako, at may time na hindi din naman gumagaling minsan, doon ako gumagaling sa mamin. Ano? Kasi nga po, mga classmate, sa aking observasyon sa aking sariling sakit, magkakaiba yung atake ng, ano, ng sakit ng sikmura. Ano po? Meron po talaga na tinatawag tayo na acidic o acid reflux, yung pagdadami o over yung acid natin sa ating tiyan, at meron tayong tinatawag na low acid, bloated. Ano po? Siguro sa aking pakiwari at aking pag-aaral sa sarili kong sakit, ano po, sa sarili kong katawan, nung time na pinainom ako ng mainit o maligamgam na tubig, at saka linalagyan natin yung mainit na tubig sa tiyan natin, sa bote, ito yung tinatawag natin, ano, na bloated, o yung kabag na tinatawag natin, o kaya ay yung
low acid. Ano? Yung low acid kasi nagpo-produce to ng pagkakabag o paghahangin ng tiyan. Kasi yung ganyan, parang napasok yung... May sinasabi sa atin minsan yung mga matatanda eh, na lamig lang. Napasok ka ng lamig. Ano? Hangin kasi yun. Malamig yun. Kung maiinitan natin yung sikmura natin, maiinitan natin yung tiyan natin, posible na mawala siya, maitulak siya. At yun yung sinasabi ko sa inyo, nakakaranas tayo ng pag-utot. Ano, pag na-utot natin yan, maya-maya wala na. Nawawala din. Pero habang tumatagal, nagiging sutil o nagiging pilyo yung hangin na yan. Dighay ka lang ng dighay kasi nagpo-produce na siya sa loob. Ano, hindi ka tulad nung pasukan lang o nagkaroon ka lang ng hangin na pagka nailabas, so, tapos na. Hindi na aatake pa o hindi na sasakit pa. Ngayon, habang tumatagal, nagpo-produce na ng hangin mismo. Kahit may labas mo yan, nagpo-produce pa rin ng hangin yung tiyan natin. Kaya may iba tayong practice na ginagawa. Ano? Yun yung dahilan siguro kung bakit gumaganda yung pakiramdam natin kapag uminom na mainit na tubig. Ano? Pero may time talaga, di ba sinabi ko, hindi gumagaling sa mainit na tubig. Ito naman yung over acid o acid reflux. Ano? Mataas yung asido sa ating katawan. Lagi ko sinasabi, ito ay karanasan ko. Ano? Habang pinakikiramdaman ko ang aking sariling tiyan, ang aking katawan, pinag-aaralan ko kasi wala namang iba makakatulong dito kundi ako sa sarili ko. Kasi yung mga doktor, kung ano-ano mga gamot ay binibigay, tapos hindi naman ako gumagaling, ang tagal ng laban nito. Kaya ganun lang tayo talaga, pag-aralan natin yung ating mga karamdaman, yung ating kondisyon. At ikaw din mismo makakapagpagaling sa sarili mo. Napansin ko doon na tama sa akin yung over acid ako, yung acidic ako, yung hyper acidity ako, hindi siya kaya ng tubig na mainit. At napag-alaman ko din sa mga pagre-research ko na ang acid ay napaka-init na likido sa ating katawan. At ang katumbas nito ay init, ng init nito ay kasing, ang likidong ito, ang katumbas nito ay acid ng battery. Hindi nyo na itatanong sa akin, mga tito ko, mga chewing ko, mga kapatid ng nanay ko, mga negosyo nila, battery. Ano, mga gumagawa sila ng battery, hanggang sa lumaki mga negosyo nila, battery at supply. Bata pa lang ako, namulat na ako na nakakasama ng mga tito ko at nakilala ko na yung asidong yan. Napaka-init niyan. Talagang iniingatan niya na mapatama sa katawan natin kasi nakakasugat. Kung ganyan kainit yung asido, bakit kailangan natin dagdagan pa ng mainit na likido katulad ng tubig? Ibig sabihin, kapag ka yung mainit na bagay, linagyan mo na mainit na yung mainit na liquid ng yan, dinagdagan mo na mainit na liquid uli, mas mainit yung mararamdaman ng tiyan natin. Ano? Kaya ako, pag kaganyan na yung pinakikiramdaman ko muna bago ako gumawa ng hakbang, kung paano gagawin kong practice sa sarili ko, pag yan yung nararamdaman ko, hindi ako umiinom na mainit na tubig. Hindi po talaga po pwede. Kasi, dadagdagan mo yung burning sensation sa loob ng tiyan mo. Yung pag-iinit na nararamdaman ng tiyan mo, yung pamamaga niyan, kasi pag mainit yan, magkakaroon ng reaction niyan, papagayat ni. Kaya nakakaramdam tayo ng masakit dito sa may splinter natin. Kasi pumapaga dahil nga mainit. Nadadarang siya sa init. Tapos dadagdagan mo pa ng init, di lalo mo nang pinalaki yung paga niyan. Kaya ang ginagawa ko niyan, yung ganitong klaseng tubig. Tapos, yan, minsan dinadagdagan ko ng mas malamig-lamig pang tubig. Tapos ang pag-inom ko, lagok lang. Ano? Kaya ako, hindi ako pabor na uminom ng mainit na tubig kapag acidic ako. Ano? Pag acidic ako, pag acid reflux, hindi ako pabor. Para sa akin po ha, hindi ako pabor na uminom ng tubig na mainit. Iinumin ko lang ang tubig na mainit kapag ako ay low acid o bloated o yung kabag.
Ano po? Inuulit ko po, hindi po ako pabor na uminom ako ng mainit na tubig kapag ka may acid reflux ako.